Yan, magandang buhay po. At ako po si A Farmer at si Lindon. Ayan, si Lindon po ay isa nating lechonero dito. At ayun, usapang lechon po tayo. At marami pa po tayong pag-uusapan, pero ang pag-uusapan po natin ngayon is yung mag-umpisa muna tayo sa baba. So ano po ba yung pag-uusapan natin ngayong araw bilang isang nag-a-aspire na magkaroon po ng isang lechonan, maliit man o malaki? Ayan, babahagi po namin sa inyo ang aming mga natutunan, ang aming practice dito sa aming lechonan. So kung magtsatsaga po kayo sa amin at panonoorin ang aming mga videos, ay may isi-share po kami sa inyo na yung mga paraan po namin ng pag-ooperate po ng lechon business, kung paano po namin katayin, paano namin timplahin, paano namin na yung diskarte po sa pagpapalutong, yung lahat po na pwede namin i-share namin sa inyo ay ibibigay po namin. So ayun po. Pero ngayon sa video pong ito, ang ating pag-uusapan ay ang umpisa po muna tayo sa basic. So ito po ang ating naglista na po ako. Ang pag-uusapan po natin dito is yung kung mag-uumpisa ka ng lechon business, marami pong katanungan. Ano ba yung klaseng baboy? Ano bang klaseng baboy? Anong lahi ng baboy ang magandang ipang lechon? Naandyan po ang mga hybrid natin, yung mga imported, yung puti. Naandyan naman ang mga native. Ano ba ang advantage ng puti? Ano ba ang disadvantage ng native? So, may epekto ba sa lasa o pare-parehas lang? Yan po yung mga katanungan. Lalong-lalo na po pag nag-uumpisa pa lang naman po tayo. Siyempre, yung iba, yung karamihan dyan, ako nung una, akala ko, hindi ko mapalutong yung balat nung ako'y nagluluto. Pero hybrid po ang ginagamit ko na baboy. Mas mahirap pong palutungin. So iniisip ko, parehas lang naman. Yung naglitsyon po kami ng payat na baboy, so bakit malutong? Bakit hindi ko na napalutong yung balat? So may mga may mga katanungan po na maglalaro sa isip natin, lalo na po kung let's say kayo po ay nagbabalak din, Masimple lang po ang mag-putap ng isang lechonan. At as time goes by po sa ating mga videos, ay usapang lechon po ang lagi po natin ilalagay sa unahan, para at least alam po ninyo, mga interested po ito, para po sa mga interested na mag-lechon business. Actually, meron na po kami mga tutorial, pero dito po tayo mag-uumpisa, dahil kagaya po ng aking ipinangako na ulitin po natin yung tutorials, kasi marami na pong nabago, marami na po kaming mga na-improve, marami na po kaming mga diskarte na binago para po sa pagpapa-improve ng ating produkto. Yun po ang i-share namin sa inyo. Ngayon, umpisa po tayo doon sa lahi ng baboy. So, ayun po mga farmer. Kami po dito, mostly, ang ginagamit po namin, ngayon lang, lately lang po namin na pre-practice namin, pero nung nag-umpisa po kami, ay yung lahi po ng baboy na ginagamit namin is kahit ano na lang ang makuha, pwede na. So, ngayon, medyo, let's say, sabihin na po natin na medyo naging pihikan po kami. Naging pihikan po kami dahil na-realize po namin na meron palang magandang lahi ng baboy na kung yun ang gagamitin natin, magiging consistent yung ating produkto, magiging consistent yung lasa, magiging consistent yung outcome. So, pinipilit po namin hanggang ngayon, lalo na po ngayon, pinipilit namin na mas ma-maintain po namin yung baboy na ginagamit namin, yun at yun lang, para po ay consistent. So, ayan. Huwag po tayong excited. Nandyan po, ituturo po natin yung pagluluto. Huwag po kayong mag-alala. Pati po timpla namin ay isi-share po namin sa inyo, para po just in case na gusto nyo din pong mag-put up ng business, kung kayo po ay nasa ibang lugar. Let's say, nandiyan ka sa Mindanao, nandiyan ka sa Bisaya, ay hindi nyo na po kailangan mag-training. Kumbaga, kung pupunta man po kayo dito na magpapaturo kayo ng lechon, mag-lechon, sasabihin ko na po sa inyo, kung anong napanood ninyo, yun din ang makikita ninyo, yun din po ang ituturo natin. So, wala po kaming itatago. Ganun po, mga ka-farmer. So, ayun, bakit ka-farmer ang tawag?
Ako po ay isang sabihin na natin na dating OFW, dati po ako seaman na nagpilit na rin pong mag-stay dito sa Pilipinas at mag-negosyo. Nakabili po ako ng maliit na farm. Hilig ko po ang farming, pero syempre sabi ko nga sa mga old videos namin na iba po talaga yung may farm ka, nalibangan mo, pang stress reliever mo, tapos meron kang negosyo. Ang i-share po natin is yung business part ng farm. So ayun po, pwede rin yung pong gawin yun, pwede nyo pong gayahin yung setup namin. Sa ngayon po, kami po ay naglilitsyon. Ayan, meron po kaming order. Mamaya, titingnan natin yan, yung magandang yung balat, titingnan natin, gumalutong ba talaga. Pinapa-pick up ko lang po, pinipick up po nila yung mga customer natin na umuulit, kahit po nasa malayong lugar, pinupuntahan po nila yung lechon. Pinipick up po nila dito para siguro masarap talaga, no? Ako naman po naniniwala na masarap naman po talaga. Malaki po ang kaibahan ng aming lechon sa ordinary lechon sa inabibili nyo po sa Laloma, yung mga classic lechon lang. Iba po ito. So ayun, balik po tayo sa ating mga katanungan. So, ano pong lahi ang ginagamit namin? Ang ginagamit po naming lahi ng baboy is mostly native. Native pong baboy. Ayan po. Native po yan. Maliliit ang tainga. At kulay itim. Ayan. Tapos, bakit po native? Kasi po, ang native, mag-umpisa po tayo sa lasa na ibibigay ng baboy, ano? Ang native po karamihan free range yan. Free range, it means nasa lupa. Karamihan po, hindi ko po linalahat kasi meron din po nag-aalaga ng native na naka-coral din. So yun, mamaya iaano natin yung kaibahan po nung lasa na may bibigay nung nasa lupa. Kasi ang native po na nasa lupa, marami pong minerals na nakukuha yan sa lupa na nagbibigay po ng added flavor sa baboy habang, let's say, buhay pa po sila, no? Tapos yung mga damo-damo po na nakakain nila, yung mga halaman, ay nagbibigay po din yun, nagdadagdag din po yun sa lasa ng karne ng baboy. Kaya mas maganda po talaga is yung nasa lupa po na baboy. Ang advantage po nito, syempre, ay masarap ang magiging lechon ninyo. At the same time po, yung balat po ng native ay makapal. Makapal po siya, mabilis po siyang palutuin. Hindi na po punit, basta-basta. Unlike po sa mga hybrid na baboy, ay mabilis pong mapunit. So, alam po ng mga naglilitsyon niya na makakapanood nito. Unang-una po, hindi po kami nakikipagpagalingan, ano? Sigurado mas marami pa pong magagaling dyan na naglilitsyon, mas experience kesa sa amin. Pero kami po, ang isineshare lang po namin ay yung aming experience din, natutunan po namin sa maikling panahon ng paglilitsyon. Yun ang isineshare namin. So far, okay naman po mga kapano. Okay naman po siya. Maganda naman po ang outcome ng lechon. Actually, yung lechonero namin is galing pa po yan ng Cebu. Sa Cebu at kanyang pamilya, dito na po siya naninirahan. At ayun, patuloy po kaming naglilitsyon. Ayan, so tapos makita ang disadvantage naman po pala ng native, ano, yung sizes naman, hindi po natin pwedeng kuhanin naman yung masyado ng malaki. Kasi pag masyado na pong malaki, ang tendency po kasi ng native is mataba. Tabain po ang native na baboy. So, ang magiging problema naman po natin is mataba naman po ang masyado ang ating lechon. Pero kung tayo po ay papipiliin, mataba o payat, doon po tayo sa mataba. Bakit? Ang mataba po mabilis palutungin ng balat. Pag mataba, talaga naman kung balat ang habol ninyo, talagang guaranteed po na tinatawag na melts in your mouth yung magiging lutong ng balat niya. Kaya lang, yun nga, hindi naman na po ganun ka-healthy. No? So, ano pang ideal weight para sa native? Yan naman ang tanong. Ang ideal weight po ng native na baboy,
hanggang 30-35 kilos lang. Kami po ah, as sa aming practice, 30-35. So, ayan po ang ideal na inaanin namin na timbang. So, ayan po, balik po tayo sa ating usapan at yan. Kaya po hindi po kami gumagamit ng ano, hindi po kami masyadong, actually dati po tumatanggap pa po kami ng mga malalaking orders ano. So, ang ginagawa po namin, talaga pong ini-encourage na lang namin na hanggang 35 kilos lang po ang pwede nating ilitsyon. Kasi, yun nga, ang kinukuhanan po namin na farm, actually kami po ay pinalad, ano, na maging partner po ng isang farm na may mga almost 80 sow level din po ng native pigs. Ay, yan, hello po kay ka-farmer Anthony, siya po ang ka-partner natin, ano. Sa ngayon, nagsusupply po sa atin ng ganyang baboy. So, napakaswerte po namin kasi sa amin niya po ibinibigay yung kanyang mga baboy. Actually, talaga pong first class na baboy na masasabi dahil nakagala po yung kanyang mga baboy. At ang mga pakain niya po is healthy. Healthy po yung pakain niya at wala din siyang ganong turok na mga antibiotics. Siyempre, hindi naman mo natin kailangan anuhin yan. Kasi usually dati po kami, nagbibreed din po kami ng baboy. So, meron pong maganda din, no? Na breed ng baboy kung kayo po ay talagang magbibreed. Kaya lang, medyo mahirap pong hanapin. Yun po yung tinatawag nilang upgraded native pigs. Ano po ba yung upgraded native pigs? Dati po, meron po kami noon. Yun po yung mga alaga namin dito. Kaya lang, yun nga, sa nakaraang mga taon, 2 years ago, tinamaan po kami ng African Swine Fever at naubos po yung aming mga baboy. Pero, naging resilient po kami sa aming lechon business, hindi po namin give up dahil sa mga pagsubok na dumaan. Binitawan po namin, hindi na po kami nagbreed, namimili na lang po kami. At ayun, awa ng Diyos naman po ay nakapagpatuloy at unti-unti pong nakakabangon ngayon. So ayun, ano po ba yung na-upgraded native pigs? Yung upgraded native pigs po, yun po yung crossbreed ng hybrid at native pig. So, ang ginamit po naming materyales, yung nanay ang native na native pig. Bakit po ba native ang pinili natin maging nanay? Pwede naman na hybrid yung gawin nating nanay at ipabulog na lang natin sa native. Pwede din po yun. Pero ang mga advantages po nun ay siyempre, yung native, mag-isa nanganganak. Hindi na po kayo mahihirapan. Hindi na po kayo magpuputol ng mga kung ano-ano. So, ng usod, ng buntot, ng ngipin. Unlike po sa hybrid, babantayan nyo yan. Hindi yan marunong manganak mag-isa. Talagang aabangan nyo, pupunasan ninyo yung bibig. Minsan nga, binubugahan pa natin yung ilong, ano? Sinisip-sip namin yun. Pagka hindi makahinga, kasi pag napasukan po ng ano. So, yun po yung advantages. Ito, minapalayo na po tayo. So, yun po ang ano, bakit upgraded? Yung upgraded po, nakukuha natin yung good traits ng native at yung good traits ng hybrid. Kasi yung hybrid po, ang kinaganda naman po sa hybrid is, syempre, hindi po ganun tabain yun. Maganda, maganda talaga. Malaman siya, hindi siya tabain. So, nakukuha po natin yung traits na yun. At the same time, yung balat po nung, ano, yung tibay nung baboy, nasa native side pa rin. Tapos yung balat niya, ganun pa rin po. Native pa din yung balat niya, no? So, makapal pa din. So, pag linitsyon nyo, hindi pa rin po tukin yung balat. Maganda pa din. 50-50 po ang pinakamaganda na breed. Huwag na po kayong lalagpas doon sa, 50% native, 50% hybrid. Yun po para sa akin ang pinaka-perfect. Pero due to hirap pong makuha ng ganun. Ito mga halos ano na din po, yung nakukuha namin, medyo may lahi na rin po ito kasi malalaki na din eh. Kasi ang purong native po talaga ay mas mahaba yung uso, mas maliliit, mas matagal lumaki. Ito mabibilis na pong lumaki. So ito medyo may halo na din. Kaya kami napakaswerte namin dahil yun nga, naging partner namin si Sir Anthony Yap ng Angeles City, Pampanga, na mayroon po siyang mga alaga at sa amin po binigay. Actually nagkukulang pa po mga farmer. Sa ngayon po ay kinakakusto po kami at minsan sumisingit po ako ng kuha sa mga nagbabiyahe. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, kukunin ko ng mahal yung lechon ninyo but give me quality pigs.
talaga pong alam din naman po nila yun. Huwag niyo akong dadala ng may sakit, huwag niyo akong dadala ng payat, huwag niyo akong dadala ng may mga bayag. Ito pa po pala. Ayan, huwag na huwag po kayo maglilitsyon ng may balls. Ayan, malaking debate din po yan pagdating po sa mga may bayag na baboy. No? Yung hindi kinapon. In short, hindi po kinapon. Ayan, lang. Hindi po kinapon, ano? So, ang advantage po ng nakakapon, hindi po malansang inyong baboy. Kaya marami pong nadadala ng mga kumakain ng native. Ayaw po ng native. Dahil, yun nga po, na-experience nila malansa. Kasi nga, talaga pong maamoy. Lalo na po ng 6 months, 7 months, 8 months na po ang inyong barako, ay sigurado may amoy na yan. Marami po kasi ang nagsasabi na nasa nagkakatay yung tawag dito yung kahit po barako nasa nagkakatay daw po kung magiging malansa o hindi yung ano yung baboy. Pero ako po ay 100% hindi po sangayon doon. According to our experience, ginagawa din naman po namin yung ginagawa nila na may tinatanggal, hindi po. Nasa karni po talaga na yan, mga farmer. Nasa karni na po ng baboy, lalo na po pag may edad na at hindi naman nakakapon, ay nasa karni po niya anggo o lansa ng karne, no? So, tanong, paano ba maiwasan ito? Hindi ka po ninyo, maliit pa lang. Pero paano ba kung mayroon ako ditong baboy at 8 months old na o 7 months old na, may bayag siya, paano ko siya, may paraan pa ba na matanggal yung kanyang amoy kasi gusto ko siyang litsunin? Pwede naman po, kapunin niya po siya, pwede pa po siyang kapunin. Kaya lang kailangan niya pong marunong talaga magkapon, ano? Kasi pagka ganyan po, madugo na yan, ganyan nakalaki, no? Pero itatali ninyo at kakapunin ninyo, kailangan niyo lang po talaga, medyo kung ako, iturukan ninyo na antibiotic, ano? Para hindi po ma-infection. Kasi prone na po sa infection yung mga ganong kalalaki. At the same time, yun nga, disinfectant. Palipasin niyo po ng isang buwan. Isang buwan, okay na po siya. Wala na pong mawawash out po lahat yon. So, yun po ang paraan na para kung let's say meron po kayong baboy na may bayag at medyo may edad na at gusto nyong litsunin, kailangan nyo lang maging pasensyoso at kapunin muna. Tapos palilipasin muna. Pakainin ng maayos, gulay, dahon-dahon. Ayan, may Madre de Agua po tayo dyan, napier grass, kangkong, talbos ng kamote. Para po mas masarap yung ating tabi. So, ayan, balik po tayo dun sa usapan ng ano, no, yung baboy na nasa lupa. Ano, ano ba ang epekto ng lasa? Malaki po ang kaibahan ng nasa na lupa na baboy yung nasa koral lang. Kasi, unang-una, yung nga, may nakukuha sila sa lupa ng mga minerals. At the same time, ako po ay naniniwala na mas happy po yung baboy na nasa labas. So, happy pig. Ang kakain, magiging happy din. So, ako po naniniwala doon. No? So, na kung ano yung kinain ng baboy, yun ang ibibigay niyang lasa. Kung let's say, sabihin mo na meron po yan na pinakain niya ng maraming pinya, pinakain niyo ng maraming melon, meron at meron hint ng melon ang karne niya. So yun po ang kasabihan nila na ako naman po ay naniniwala dahil matagal na rin po kami nagbababoy, na since 2010 ay isang 10 taon na din pala kami nagbababoy. Nagkaroon din po kami ng mga baboy na pang personal na pinapakain po namin ng mga gulay. Kaya ako po nasasabi dahil nagkaroon po kami ng ganong mga baboy na matagal na po namin, baga matagal po namin kinonsume sa family namin, na ang kinakain lang po namin na baboy ay yung sarili naming produkto na nakagala at naka-fence lang po siya, pero nasa lupa siya, may kubo siyang uwian dyan. Ganon po yung setup namin at binabatuhan na ng namin ang mga greens kasi syempre naka-confine po siya, no? Medyo mauubos yung kanyang kinakain. Yun po yung kaibahan ng baboy na yon. Napakasarap, mga ka-farmer. So ayun, ganun din po yung ating nililitsyon ngayon. Yung nakikita po ninyo na yan, yan po ay naka free range. Malaki po ang lupain ng ating ka-partner. Talaga naman, pagka ano lang po, pinagmamalaki ko po sa inyo, amoy pa lang,
ng lechon sa sasakyan ninyo ay kanina lang po naghahanap ng kanin. Naghahanap po ng kanin yung kumuha. Wala ka bang kanin? At napakabango naman ito, sabi niya. So, yun po yung ano, yun po yung pinagmamalaki namin. Kaya po kami, ang lechon namin ay pinipick up na lang po nila dito kahit medyo malayo, ay alam po nila na worth it naman po yung aming lechon. So, ayan po. At ano naman ang ideal size? Yun nga, 35. Pag may mga 50 kilos na, eh talagang ipipilit po na 50 kilos ang baboy, ay hybrid na po yun. Pero sa ngayon po, hindi po kami gumagamit ng hybrid. Gawa ng medyo delikado pa po, ano? At uso po yung sakit. So, ayan, mamaya po, ayan, lalapitan po natin yung baboy. At papakita ko po sa inyo. Ayan, ating kakatukin. Ayan. Huwag po kayo mag-alala. Ang usapang lechon ay mahaba-haba. Marami po tayong i-discuss. Pati po ang sukat ng aming lechonan. Kung ano po, ito po yung mga unti-unti nating i-discuss. Ayan, design ng aming lechonan. Bakit meron kaming backup. Ayan, ayan po yung aming motor na ginagamit. Ayan, ano po ang gamit namin? Gear type. Hindi kami gumagamit ng hindi kami gumamit ng kadena. So, ayan, itatackle po natin yun. Pati po ang ating katayan, design ng ating katayan, ayan. So, mga bagong subscribers, ayan po ang ating katayan, no? So, inaayos pa, under construction. So, ayan po, i-share po namin sa inyo kung paano magtali. Ultimo pagtali, ituturo natin paano magtahi ng baboy. Kasi tingnan nyo po ang aming baboy. Ang lechon po namin ay hindi po kagaya ng lechon na dito lang po ang hiwa sa may tiyan, dudukuti na lang yung laman loob. Explain ko po sa inyo kung bakit ganyan. Malaking epekto po yan sa lechon na ganyan po ang way ng pagkakatay. Pati po pagkakatay, isi-share din natin. So napakarami po nating pag-uusapan at isi-share po sa inyo about sa lechon business. Ayan, at mamaya balikan po natin to at tingnan po natin kung talaga bang malutong. Mamaya pagpatulo po nung sabaw, ano? Titingnan po natin. Oh, ayan na po ang ating lechon. Ngayon, ating kakatukin kung talaga ba ay ang native ay talagang ayan. Ayan, ito po ay order mamaya. Ayan. So, ayan po ang ating lechon na native. Ito po ay 35 kilos. Kung napansin nyo, medyo umaano na po yung katawan niya, no? Nagpapantay na. So, nag-uumpisa na po siyang tumaba. Kaya kami po, ina-advise namin hanggang ganitong size lang tayo. Kasi pagka magdag pa tayo ng 40, 45, naku po, ay medyo hindi na po ganun kaganda. Magiging more on ano na po tayo, taba ang makukuha natin. So ayan, at ayan, nagpapasalamat po kami at hanggang dito na lang siguro. At sa susunod po, abangan po yun ninyo yung aming mga videos ng usapang lechon na kapag bigay po ng idea sa mga bago pong ayan, oh, kung bakit po pinapatagas yan. Marami po tayong pag-uusapan. So, ayan, be patient lang po at unti-unti po natin na i-share po sa inyo yung mga diskarte at mga techniques, ayan, ng paglilechon. Ayan, at pati kung paano po oras ng pagkakatay, lahat i-discuss po natin yan. So, ayan, abangan nyo lang po mga ka-farmer. So, ayan, hanggang dito na lang. At isang malitsyong araw at magandang buhay.